mga lithium iron phosphate. Kung sa aking first video ng 32650, ginawa natin doon, binuo natin ang 12 volts battery pack. At yun ay 32 pieces na 32650. Ang binuo natin doon ay 48 ampere hours. 12 volts lang yun at may nominal voltage na 12.8. Ngayon, ang gagawin natin ay mas malaki. So, dodoblehin natin ngayon yung voltahe, yung voltage. Gagawin natin 24 volts. So, iba naman to. Nakikita nyo ngayon dito, ito ay nasa 144 pieces. 32650 na LiFePO4 or yung lithium iron phosphate. Okay, LiFePO4, yung Li, that means lithium. Yung Fe, symbol yan, or yung element symbol ng iron, yung Fe. And then yung PO4, yun yung phosphate. Lithium iron phosphate. Iba ito doon sa lithium ion. May R yung LiFePO4, yung lithium ion walang R, wala doon. Now, kung titingnan natin yung advantages ng LiFePO4 over lithium ion. Number one, itong LiFePO4 ay mas matagal ang charging cycles. Okay, yung charging cycles nito or yung life cycle ay umaabot sa range ng 2,000 cycles to 3,000 cycles. So, kung i-compute natin yan sa years, pwede siya tumagal 5 to 8 years or more ang charging cycle ng 32650. Yun yung lithium iron phosphate. Okay, compared sa lithium ion, okay, sa lithium ion naman ay tumatagal lang yan ng 1 year to 2 years kasi ang charging cycles niyan ay 350 to 800 cycles lang. So saan ba ginagamit yung lithium ion niyan? Ang lithium ion ay ginagamit sa mga cellphones, yung mga battery ng cellphone. So, medyo mababa yung charging cycle niyan. At saka ang isa pa, ang lithium ion, ang disadvantage niyan, masyadong mabilis uminit. Pagka yan ay nag-heat, mas sobra. Grabe kaysa doon sa lithium ion. So hindi yan mabilis sa uminit. Ito mas mura ito compared dun sa lithium ion. Kasi pag titingnan mo yung lifetime cost nito, mas mababa. Ibig sabihin yung gastos mo mas mababa kumpara doon sa ibang mga batteries. Kaya ako nasabi na hindi costly yung yung lifetime cost kasi pagka bumili ka ng isa nito, sa tagal ng panahon, baka nakatatlong bili ka na ng ibang batteries ito yung buhay pa. So, una natin nasusukat yung costing sa lower lifetime cost ng LiFePO4 battery. Isang comparison pa, lithium iron phosphate ay mayroong nominal voltage na 3.2 hanggang sa 3.3 nominal voltage. So, napakaganda nito pagka ang mga inverters mo ay 12 volts or 24 volts kasi halos sumasakto yan doon sa specific requirements ng inverter. So, tingnan natin na ang 3.2, pag gumawa ka ng 12 volts, pag pinagdugtong-dugtong mo lang yung apat na piraso nito, so, di ba ang nominal voltage nito ay 3.2, i-multiply mo sa 4, so lalabas niyan 12.8. So, ibig sabihin, halos swak siya doon sa requirement ng inverter. Kasi 12 volts ang requirement ng inverter. Pwedeng tumaas, wag lang masyado. Kaya lang, hindi naman maganda na masyadong mababa. Kasi magwa-warning inverter. So, kung ikumpara natin yan sa lithium ion, ang lithium ion, ang nominal voltage niyan ay nasa 3.6 to 3.7. Okay? So, kung magkoconfigure ka, gagawa ka ng 3S or 4S, sa 3S, masyadong mababa sa 12 volts. Kasi, 3 times 3.6, lalabas niyan na 10.8. Malayo dun sa 12 volts na requirements ng inverter. So, kung gagawin mo naman yan na 4S, ibig sabihin 4 series, para makabuo ka ng 12 volts, lalampas ka naman masyado. Magiging 14.4 volts yung nominal voltage mo. Ang requirements ng
ng inverter ay nasa 12 volts lang. So, sala sa init, sala sa lamig yung lithium ion. Kaya lang, syempre, may mga kanya-kanyang ibang pinaggagamitan ng lithium ion. So, hindi ko sinasabi masyadong mababang uri itong lithium ion. Depende yan sa paggagamitan. So, ngayon, ay ginagamit natin itong lithium iron phosphate para sa solar. So, tama-tama na LiFePO4 ang gagamitin natin itong 32650 dahil halos sumasakto siya doon sa requirements. Balik tayo doon sa gagawin natin, 24 volts battery, 18P, meaning 18 parallel, and 8 series, o 18P, 8S, para makuha natin yung 24 volts. Pero ang nominal voltage nito ay 3.2 pa rin. So kung imultiply natin para makuha yung 24 volts, 8 series, 8S, sa nominal volts na 3.2, nasa 25.6 total nominal voltage. So ngayon, para makuha natin yung total wattage, ayan, ito ay magkakaroon ng total wattage na 2,764.80. So paano nakuha yun? Balik tayo dun sa formula, kagaya nung sa 12 volts na diniscuss natin sa isang in-upload kong video, na kunin mo para makuha mo yung total ampere hours, i-multiply mo lang yung kung ilang parallel yan at saka yung doon sa capacity ng battery. So ang result nun is total ampere hour. Ang gagamitin natin dito, ang bawat parallel ay 18. So 18 times 6. So kung 18 times 6, ang lalabas niyan na ampere hours mo, bawat hilera ay nasa 108 ampere hours. So meron ka ng total ampere hours ngayon na 108. I-multiply mo lang yan doon sa nakuha mong total nominal voltage. 25.6 ang total voltage. So multiply natin yung total voltage sa total ampere hours na 108 times 25.6 na sa 2,764.80 ang ating total watts hours na makukuha dito sa ating battery. So ang next question dyan, gaano katagal? So per hour ay gagamit ka ng 345 watts. Tatagal ito ng mga 8 hours din. So for safety consideration, dito sa battery na to, charge scale na kasi ito eh. Kailanganin natin ng BMS dito. BMS, BMS na ganito. So ang function ng BMS, number 1, ay para makontrol niya yung voltage, not to have an overcharging. Kasi ito merong setting na HVD or yung high voltage disconnect. So ang function nito, yun, yung kagaya nun, pagka na-reach niya na yung high voltage disconnect, kung ang charger mo ay yung MPPT na solar charge controller, hindi magtutuloy yung pag-charge niya sa battery gawa ng nakokontrol na ng ating BMS. So mapoprotektahan ng BMS yung battery pack mo dahil mayroon siyang setting ng HVD or yung high voltage disconnect. Ibig sabihin, para pag na-reach niya yung pinakamataas, yung maximum, pag umabot na ng 28.8 yung voltage, magka-cut na agad yung charging. So yun yung unang safety consideration. So do not overcharge. That's why you have to have this BMS. Okay? Number 2, mayroong setting doon sa MPPT or yung solar charge controller, and even doon sa inverter with AC charging, mayroong setting doon. Pwede mong iset kung ilan lang yung gusto mo na high voltage disconnect para hindi ma-overcharge. Okay? Number 3, yung do not over-discharge. Masyadong mababa na kasi may state of charge tayong tinatawag. So doon sa state of charge, mayroong parameters doon na pag yung maabot na sa critical level na halimbawa nasa 20 yun ang disconnect mo, prior doon nasa 21 or 22 within that range, mag-warning yan. So pag nag-warning, titingnan mo na huwag mo nang papaabutin doon sa 20 volts pa, kasi pag umabot ng 20 volts yan, masyado nang yung low voltage disconnect, although mag-function yun, magdi-disconnect na yon kung meron ka man ang BMS. So kagandahan na merong BMS dahil i-control niya at hindi niya paabutin na masyadong mababa, dahil nga ang mga batteries nito ay subject lang sa
DOD, yung depth of discharge na 80%. Para yung life cycle niya ma-maintain pa rin at ganun pa rin katagal yung 5 to 8 years na cycle or life cycle. So another safety consideration is do not store in a super hot areas. Kung masyado namang mainit, wag mo nang ano, siguro mga wag na masyadong tataas pa sa 47 degrees Celsius, masyado nang mainit yun. Kung newly purchased na itong mga batteries na to, do not forget to have an initial top balancing. Okay? Mahalaga na dapat mabalanse mo lahat ang mga nito bago mo gamitin. So, ang state of charge niya dapat ang simula niya nasa 3.2. So, kung gusto mo ma-achieve yung para-parehas na balance bawat isa, bawat ang charge nila ay 3.60 or 3.65, dapat magkaroon ka ng top balancing na tinatawag. Ang top balancing, gagawin mo dyan, yung itong positive at saka negative, i-coconnect mo lang yan, para-parehas parallel. Pag positive, positive lang. Pag negative, negative lang. So, set mo ng 3.65 yung dun sa DC power supply. And yung amperes nun hanggang sa mag-zero, makikita mo na magbabalanse yun. So, bawat isa, magiging balanse yung laman. Magiging 3.65. And then, after na ma-reach mo yung 3.65, good to go, nagamitin mo na. Ang hindi maganda ron, pagka ginamit mo na agad na hindi mo na top balance initially, magkakaroon ng mabilis na pag-deteriorate ng battery. Kasi pag chine-charge mo yung mga batteries niya, kasi marami yan eh, sabihin natin 144, yung iba mababa na yung charge niya, masyadong mababa, pero yung iba masyadong mataas. Ang pag-charge niyan, sabay-sabay naman na yan eh, sabay-sabay. Kaya kung ano lang yung level ng charge niya, at bago mag-cut yung charging mo, tataas at bababa lang yun. Pero possible na hindi niya nare-reach yung tamang level. Kung 3.65 ang voltage mo, dapat yun yung kanyang charge. Ang problema doon, pagka naman bumaba, ginagamit mo na syempre, bababa ng bababa yung level of charging yan. Yung iba, possible na yung mababa yung charge niya, halos ma-empty na. So, hindi mo na ma-maintain yung 80% na DOD, yung depth of discharge, at bababa ka pa ron. Bukod sa BMS, kasama sa safety consideration natin ay yung paggamit ng safety gadgets kagaya ng active balancer. Okay. So, meron tayong active balancer dito. Shout out sa Lithionomics. Maganda itong active balancer. Ayan, nilagyan ko lang ng mga rings, yan, para maganda yung pagkakapit. So, thank you, Lithionomics. Ayan, galing pa ito ng Mindanao. So, ayun, ang kahalagahan ng active balancer, okay, so, maintain yung voltage ng bawat isang cell ay magkaroon ng pare-parehas na charging. So, maganda na mayroong active balancer. Ang specs ng active balancer nito ay 8S para sa 24 volts. Sa capacitor type ito. So, masusubukan natin ito mamaya. At yun ang safety consideration. We'll be right back.
Okay, mga kapola, alas tapos na natin ng paggawa dito sa battery pack na 24 volts, 18P or 18 parallel, and 8S or 8 series. So, mag-voltage checking na tayo ngayon kung papasok siya sa 24 volts. Kinabit ko na rin yung BMS. So, check na natin. Check natin ng ano. So, yung isang terminal, isang end terminal ay nasa positive. And then, i-check natin dito. Ito ay para sa active balancer. I-check natin kung tama. So, check natin dito sa end negative. Positive to negative. Dapat 24 mahigit to. Ayun. So, pasok siya sa nominal voltage na 3.2 times 8. So, 25.6 supposed to be. Medyo lumampas pa. So, that's okay. So, punta tayo sa isang terminal uli. Dapat nasa 19 or 18. 22, o pasok pa rin. Next, yan, 19, pasok. Ayun, pasok. May continuity. Ayun, ito na yun, 12 volts. Pasok. 9, 6, and then 3. So, okay. Ayusin ko lang yung wirings, and then okay na to. Okay, tapusin ko lang mga ka-solar, at imamount na natin doon para matest na natin kung aandar mamaya yung inverter na 2000 watts. Okay mga ka-solar, ito nga at natapos na natin itong 108 AH natin or 108 ampere hours na battery pack. Ito yung 32650 cylindrical. Ayan, at nagcha-charge 26.3 volts. Ang sama yung capacitor type na active balancer. Ayan, nasa ibabaw. Naka-indicate naman, may light indicator. So, ibig sabihin, functioning well. Ayan, at saka yung BMS natin dito na daily BMS na 100 amps, 50 amps sa discharge. Ayan. So, yan na. At gumagana na. Naka-mount na yan dito sa ating 2 kilowatts na 24 volts na is not inverter. So, ayan, at running na, nag-charge na mayroong 230 input at yung output niyan 220. So itanggilin lang natin yung connection sa Meralco input para makita natin kung kayang i-run ng battery. Eto, ayan, nawawala. So sabihin, nawala na yung charging indicator dito, ibig sabihin battery na yung nagpapatakbo dito at merong output na 220. So, okay na. So, success ang 24 volts natin na 32650. Okay. So, kung nagustuhan nyo ang video ito, please subscribe at hit the notification bell. Update kayo sa susunod na video. So, what's out for my next videos? Dun sa cow battery at saka sinopoly coming up soon.